Ang hirap sa atin. Kung mo itinuro ng Katoliko, kahit walang batayan, doon tayo nagsisiksik, hindi titiro ang Pilipinas hanggang hindi marunong manalangin ang mga Pilipino. Walang titiro. Sinabi na nga eh, manalangin sa Diyos at huwag mag-uulit-ulit. Basta manalangin ka, taimtim sa puso mo. Kahit isang beses mo lang ligkasin, nauunawaan ka ng marunong sa lahat na Diyos. Amen? Nako, ayaw ng totoo ng iba. E nasa Biblia to eh. Bibliang Katoliko naman ang binabasa namin eh. O, di ba? Ayaw nyo ba ng totoo? Tanungin mo sarili mo, ba't ka galit sa akin? Kasi yung sinasabi ko, nakikilala mo yung mali mo na hindi tinuro sa ilang pari mo. Di ba ganun yun? O kayo, bumalikwas tayo mga kababayan Pilipino. Walang kwenta yung abagi na ang Maria. Biro mo, babaeng babae, ginawa mong Ginoo. Saan mo nakita ang grammar yun? Gumising kayo mga kababayan. Kayong iba sa inyo, amoy prayli pa hanggang ngayon. Huwag kayong mag-amoy prayli. Patapos na yung panahon ng mga garote ng mga Kastilang, mga Katolikong pumunta rito. Magbago na tayo. Manalangin tayo sa Diyos. Ayon sa Biblia, yun ang utos ng Diyos. Manalangin tayo. Huwag ulit-ulit. Huwag ulit-ulit. Bawal. Bawal. Huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit. Ama namin. Eh, sino tinatawag mo yung ama? Bingi ba siya? Hindi. Kaya kahit isang beses mo lang, sabihin, alam niya. Totoo po bang ipinagbabawal talaga ni Jesus ang paulit-ulit na dasal? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Pagmali dapat punahin. Pagmali dapat sawayin. Pagmali dapat tigilan. Kasi sabi ng Diyos eh. Paano sasawayin? 1:13 ng Tito. Sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao, pagmalik sawayin. Ayon po sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 6 verse 7, ganito po ang sinasabi. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ito ay sapagkat nananalangin sila ng paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita. Ito po ang batayan ng mga kritiko ng simbahang Katoliko na nagpapatunay di umano na bawal at masama ang paulit-ulit na dasal. Ngunit kung suriin at basahin natin ang mabuti, talaga bang ipinagbabawal ng Panginoong Jesus ang dasal na paulit-ulit? Basahin natin uli ang talata. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ito ay sapagkat nananalangin sila nang paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita. Klaro po sa talata na hindi po paulit-ulit na dasal per se ang ipinagbabawal ng Panginoon. Ang ipinagbabawal po ng Panginoon ay hindi po ang dasal na paulit-ulit, kundi ang walang kabuluhang paulit-ulit na dasal. Mahalaga pong ating mapansin at maintindihan na walang kabuluhang paulit-ulit na dasal ang kanya pong ipinagbabawal. Ibig sabihin, ang paulit-ulit na dasal na puno ng kahulugan ay hindi po ipinagbabawal. Kaya nga po kahit sa banal na kasulatan, mayroon pong dasal na paulit-ulit. Tulad na lamang halimbawa sa Aklat ng Mga Awit, chapter 136, na ganito po ang sinasabi. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasasalamatan. Pag-ibig niyang tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Dakilang himala at kababalaghan, tanging kanya lamang. Pag-ibig niyang tunay, laging tapat kailanman. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Itong kalangitan kanyang ginawa ng buong kahusayan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Nilikha ang lupa at pati ang tubig nitong kalaliman.
pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Siya ang lumikha, siya ang gumawa ng araw at buwan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Mayroon pong 26 verses ang chapter 136 ng aklat ng Salmo o mga awit at 26 times din inuulit ang panalangin pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pag-ibig niyang tunay, laging tapat kailanman. Pag-ibig niyang tunay, laging tapat kailanman. Mas duble pa ang pagkaulit nito sa 10 Hail Mary sa isang misteryo ng banal na rosaryo. Pag-ibig niyang tunay, laging tapat kailanman. Ito po ay isang dasal ng papuri at pasasalamat sa Diyos. At kung inyong napapansin, ang mga salitang pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman, ay inuulit-ulit din sa dasal na ito. At bakit po mayroon pong paulit-ulit na dasal sa banal na kasulatan? Dahil hindi po ang paulit-ulit na dasal ang pinagbabawal ng Diyos. Ayon po sa talatang nabanggit, Matthew chapter 6 verse 7, ang pinagbabawal ng Panginoon na paulit-ulit na dasal ay ang walang kabuluhang paulit-ulit na dasal. At hindi lamang po dasal na paulit-ulit ang ating makikita sa banal na kasulatan. Sa banal na kasulatan, mayroon ding nagdadasal ng paulit-ulit. Tulad na lamang halimbawa sa aklat ng Apokalipses or Pahayag, chapter 4 verse 8, na ganito po ang sinasabi. Ang bawat isa sa apat na buhay na nilalang ay may anim na pakpak sa kanyang sarili, puno ng mga mata sa buong palibot at sa loob nila, at hindi sila tumitigil araw at gabi sa pagsasabi ng banal, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang darating. Ayon po sa talatang ito, ang mga anghel sa langit, araw at gabi, walang tigil, ay nagpupuri sa Diyos at nagsasabing banal, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At hindi po sila humihinto. Paulit-ulit po nilang binibigkas ang mga dasal na ito. Kaya ang paulit-ulit na dasal na puno ng kabuluhan ay ang dasal ng mga nilalang na nakapasok sa langit at nandoon sa harapan ng makapangyarihang Diyos. At kahit ang ating Panginoong Jesus ay nagdasal din ng paulit-ulit. Ayon po sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 14, verses 32 to 42, ganito po ang sinasabi. Dumarating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin." At isinaman niya sina Pedro, Santiago at Juan. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maari huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nananalangin siya, "Ama ko, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lamang?" Muling lumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at sila'y naratnan niyang natutulog dahil sila'y antok na antok. Sa ikatlo niyang pagbabalik ay sinabi niya sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at namamahinga? Tama na, sapagkat dumating na ang oras upang ang anak ng tao'y ibigay sa kamay ng mga makasalanan." Si Jesus mismo ay nagdadasal ng paulit-ulit. Tatlong beses siyang nagdadasal ng parihong pananalita, ng parihong kahilingan. Kaya kung susundin natin ang kanilang argumento na hindi natin kailangang ulit-ulitin ang ating mga dasal dahil hindi bingi ang Diyos. Manalangin tayo sa Diyos! Ayon sa Biblia, yun ang utos ng Diyos. Manalangin tayo. Huwag ulit-ulit. Huwag ulit-ulit. Bawal. Bawal. Huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit. Ama namin, sino tinatawag mo yung ama? Bingi ba siya? Hindi. Kaya, magsidalangin kayo ng ganito. Our Father, which art in heaven. Kita mo? Ganito ang panalangin nyo. Binigyan tayo ng example. Hindi naman sabi,
Di naman sinabi, ipanalangin ninyo ito, ulit-ulitin nyo. Wala nga, bawal nga ulit-ulitin eh. Dahil ang Diyos hindi naman makulit, hindi naman tanga, hindi naman bobo. Hindi mo pa nga binubukas, alam niya na. Ba't mo kailangan ulit-ulitin? Nasa Biblia na nga, huwag mong ulit-ulitin, inuulit-ulit mo pa. Nang inuulit-ulit ni David ang kanyang dasal o panalangin sa Diyos, na pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman ng 26 times. Ayon po sa aklat ng mga awit, chapter 1:36, at nang inuulit-ulit at walang tigil, araw at gabi ng mga nilalang sa langit sa harap ng Diyos, ng banal, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ayon sa aklat ng Apokalipses o pahayag, chapter 4, verse 8, at nang nagdasal din ang ating Panginoong Hesus sa Garden ng Getsemane, na ipinagdasal na Hesus at inihiling sa Ama na tanggalin ang paghihirap at kamatayan na kanyang haharapin, ngunit hindi ang kanyang kalooban, kundi ang kalooban ng Ama ang masusunod. At ito ay kanyang inuulit-ulit ng tatlong beses, na tatlong beses nagdadasal ang ating Panginoon ng parihong pananalita at parihong kahilingan. Ginawa ba nila ang paulit-ulit na pagdadasal sa Diyos dahil bingi, bubo at tanga ang Diyos? Hindi po. Katulad lang din yan sa iyong asawa o sa iyong minamahal o sa iyong girlfriend o boyfriend, na kung paulit-ulit mo siyang sinasabihan na mahal kita, iniibig kita, I love you, hindi po dahil siya ay bobo, siya ay tanga, siya ay bingi, kaya mo inuulit sa kanya. At kung ikaw naman ang sinasabihan na paulit-ulit na I love you, mahal kita, iniibig kita, maiinis o magagalit ka ba sa kanyang kakulitan? Hindi po. Ganun din po ang dating ng ating makabuluhang paulit-ulit na dasal at panalangin sa Diyos. Ngunit, kung paulit-ulit mo ring minumura ang iyong asawa, ang iyong girlfriend o boyfriend, matutuwa kaya siya? Kaya, kailangan nating makita at maintindihan na ang pinagbabawal ng Panginoon na paulit-ulit na dasal ay ang paulit-ulit na dasal na walang kabuluhan. Ngunit, hindi po ipinagbabawal ng Panginoon ang makabuluhang paulit-ulit na dasal. Ngayon, ang mga dasal ba na Ama namin at Aba Ginoong Maria ay mga dasal na walang kabuluhan? Hindi po. Dahil ang dasal na Our Father o Ama namin halimbawa ay ito yung dasal na itinuturo ng ating Panginoon sa atin. Pagkatapos pong sinabi ng Panginoon na huwag kayong magdasal ng walang kabuluhang paulit-ulit na dasal, sinabi po ng Panginoon na ganito kayong manalangin. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 6, verses 9 to 13, ganito po ang sinasabi. Manalangin kayo sa ganitong paraan. Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo. Dumating nawa ang paghahari mo, mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, sa halip iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang paghahari, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Kaya ang ating Panginoong Hesus mismo ang gumawa at nagturo sa atin ng dasal na Ama namin o Our Father. Maituring ba natin ang salita ng Panginoon na walang kabuluhan? Hindi po, dahil ito ay salita ng Diyos. Sinabi pa ng ating kritiko na sinabi lang daw ng Panginoong Hesus na ganito kayo manalangin, at hindi po sinabi ng Panginoon na ito ang iyong ipanalangin. Magsidalangin kayo ng ganito. Our Father, which art in heaven. Kita mo? Ganito ang panalangin nyo. Binigyan tayo ng example. Hindi naman sinabi, ipanalangin ninyo ito, ulit-ulitin nyo. Wala nga, bawal nga ulit-ulitin eh. Ngunit tingnan mo nga naman, makagagawa ka ba ng panalangin na masigit pa sa panalangin na ginawa ni Hesus? Hindi po, dahil tayo ay mga tao lamang. Hindi po tayo katulad ni Kristo na Diyos. Kaya wala pong sino man sa atin ang makagawa ng panalangin na masigit pa sa panalangin na ginawa ni Hesus para sa atin, ang Ama namin. Pangalawa, ang Hail Mary, ang Aba Ginoong Maria. Sino po ba ang gumawa ng panalangin na ito?
Ang panalangin na ito ay ginawa po ng Diyos mismo. Ayon po sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verse 28, ganito po ang sinasabi. And the angel, being come in, said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Magalak ka, Maria, napupuno ka ng grasya. Sumasayo ang Panginoon. Ito po ay pahayag ng Diyos kay Maria sa pamamagitan ni Anghel Gabriel na Maria, napupuno ka ng grasya. Sumasayo ang Panginoon. At ito naman ay dinugtungan ng banal na Espiritu. Ayon po sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verses 41 to 42, ganito po ang sinasabi. And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the infant leaped in her womb. And Elizabeth was filled with the Holy Ghost, and she cried out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Na si Elizabeth ay napuspos ng banal na Espiritu at malakas niyang ipinahayag. Pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala din ang anak sa iyong sinapupunan. Kaya ang dasal po na Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Ay ang pahayag po una ng Diyos sa pamamagitan kay Anghel Gabriel at pangalawa sa banal na Espiritu sa pamamagitan ni Elizabeth kay Maria. Kaya ang dasal na Hail Mary o Baginoong Maria ay hindi po salita ng tao. Ito po ay salita ng Diyos. At saan po naman natin kinuha ang karugtong ng Hail Mary? Ang Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ito po ay hango mula sa sulat ni Apostol Santiago, chapter 5, verse 16, na ganito po ang sinasabi. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sinabi po ni Apostol Santiago na ipagtapat natin ang ating mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa. Kaya humihiling tayo sa mahal na ina ng kanyang panalangin pagkatapos nating aminin sa kanya na tayo ay mga makasalanan. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan ngayon at sa oras ng aming kamatayan. At kung sinabi ni Apostol Santiago na ipagdasal natin ang isa't isa, mas karapat dapat tayong humiling ng dasal na mahal na ina. Dahil ayon po kay San Pedro, sa 1 Pedro chapter 3 verse 12, ganito po ang kanyang sinabi. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan, ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. Na ang mata ng Diyos ay nakatuon sa taong matuwid at pinapakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. At kung sinasabi ni Apostol Santiago na ang mata ng Diyos ay nakatuon sa mga matuwid at pinapakinggan niya ang kanilang dasal at panalangin, mayroon pa po bang taong matuwid na masigit pa kaysa mahal na Birheng Maria? Ang Diyos na po mismo ang nagsasabi sa pamamagitan ni Anghel Gabriel na magalak ka, Maria, na pupuno ka ng grasya at sumasayo ang Panginoon ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 1 verse 28. At ganun din ang pahayag ng Diyos Espiritu Santo sa pamamagitan ni Elizabeth. Ang kanyang sinabing, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak sa iyong sinapupunan. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verses 41 to 42. Kaya pakinggan po natin at sundin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang Diyos na po mismo ang nagsasabi. Kaya hindi po totoong ipinagbawal ng Diyos ang paulit-ulit na dasal. Ang paulit-ulit na dasal na ipinagbabawal ng Diyos ay ang walang kabuluhang paulit-ulit na dasal. Ngunit hindi po ipinagbabawal ang puno ng kabuluhang paulit-ulit na dasal tulad ng Ama namin, Abaginoong Maria, dahil ang mga ito ay hindi po salita ng tao, kundi mga salita ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay.